Hello mga lods, kamusta na po kayo? Welcome po muli sa aking YouTube channel, Mel Agmata Vlog. Unang-una po, ibinabati ko po kayong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po'y nagpapasalamat sa pagsubaybay nyo sa ating mga latest video. Ngayon po ay pag-uusapan natin kung sino nga ba si Luis Halandoni sa CPP-NPA-NDF. Ating pong panoorin ang panayam kay Ka Eric Celis. Ngunit kung bago ka pa lamang po sa aking YouTube channel, hinihiling ko po na ikaw ay mag-like and subscribe. God bless po. Kung matatandaan nyo po, si Ka Eric Celis ay isang dating CPP-NPA-NDF member na isang kadre, at siya po ay nakabase sa Central Mindanao, at siya ay first nominee ng Sambayanan Party List nitong nakaraang halalan. Si Ka Eric Celis ay nagbalik loob sa ating gobyerno upang sa ganun ay makipagtulungan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Pangalod, si Ka Eric Celis ay minsan na nakasama ng inyong lingkod nung panahon ng kampanya, at tayo po ay naging isang campaign staff niya sa Sambayanan Party List. Atin na pong panoorin ang panayam kay Ka Eric Celis kung sino nga ba si Luis Halandoni sa CPP-NPA-NDF. Kabayan, si Luis Halandoni po ay isa sa mga orihinal na mga Roman Catholic priests na na-recruit ng CPP noong 1970s sa Negros. He was a former social action director of the Archbishop ng Bacolod, ng Negros. At during that time, before the martial law, ito ay lumubog sa CPP-NPA-NDF para magbuo ng mga organisasyon ng mga magsasaka, manggagawang bukid, mga sugarcane workers sa Negros. At nang siya ay mainit na sa pamahalaan at tumitingkad na ang kanyang mga ginagawa bilang involved sa CPP-NPA-NDF, mas nauna pa ito kay Conrado Balweg at kina Father Frank Navarro, kina Father Balweg, at iba pa ng mga pari, kaya even kay Father Frank Fernandez, mas nauna ito si Luis Halandoni. And by the way, ang asawa niya ay Catholic nun. Si Connie Ledesma ay madre. No, yan, si Luis Halandoni, no? Na dalawang beses kito na meet Brother Franco, nang tungkol yan sa peace process, doon pumunta yan sa Pilipinas, pumunta yan sa Iloilo, pati si Connie Ledesma. Ang interview na yan, I think interview yan ni Senator Lauren Legarda when she was still part of ABS-CBN, yung video clip na yan. And I think that was in 1998 na interview yan kay Luis Halandoni when he was still chairman of the National Democratic Front and the chief negotiator for the NDF. Sa kanilang pakikipag-usap sa gobyerno. Buhay pa yan ng mga iba dyan, no? Si Governor Aping Yap, nandyan pa yata. Nandyan pa si Ambassador Howard D. Si Jess Doresa, nandyan. Si Bebot Bellion, nandyan sa video na yan. So Luis Halandoni played a very big role in the Central Committee, Central Leadership of the CPP. But he was already a Dutch citizen 20 or 30 years ago. Hindi na siya Filipino. He's already holding a passport, Netherlands Dutch passport, kasama ng asawa niya, at ito ay isang international cadre operative ng CPP-NPA-NDF. At before dumating si Joma sa Europe noong 1987, bata pa si Jess Doresa dyan, no? At si Bebot Bellio, when he was still wala pa si Joma sa Europe, ang naunang nagbutas at nag-expand ng international network of CPP-NPA-NDF, Ma'am Lorraine, sa Europe at pati sa Amerika, ito si Luis Halandoni. I think he was there in 1975. So kung bibilangin mo yan, mga 47 anyos na siya doon na gumagalaw sa international operations ng CPP-NPA-NDF. At sinasabi ni Joma at ng CPP-NPA-NDF na matanda na ito, 87 years old na ito. Excuse me, ha? Ang pag-commit ng terorismo ay wala sa edad. At wala yan sa pagiging pari o hindi pari. Ang pag-commit o ano man ang iyong vocation in life o iyong profesyon, ang pagiging involved sa terorismo ng CPP-NPA-NDF ay individual na participation at decision yan, regardless kung anong edad mo. So, malinaw na ito ay CPP International Department Operative, CPP Central Committee, at ang lima doon sa iba niya pang nakasama, Ma'am Lorraine, Sir Frank, Brother Franco, mga ang isa doon, sa dalawa yatang Central Committee, Ma'am, si Maria Luisa Porcray, dating sekretary ito ng Communist Party sa North Central
Mindanao, Bukidnon, Misamis area ito. Boundary ng Agusan. At ito ngayon ay na-deploy Brother Franco papuntang Ilocos Cordillera region. Si Maria Luisa Porcray. Ang isa ay si Lala. Asawa ito dati ni Bobby Rosette, Sir Frank, na isa sa pinakamataas na commander ng NPA sa Mindanao na nag-surrender sa atin, na-captured ito. Si Lala ay namumuno ng Western Mindanao, Sambuanga Peninsula area ito. Pabagsak na rin ang CPP, NPA, NDF dyan. Kilala ko rin ito personally, si Lala. Na-meet ko ito dati sa Southern Mindanao region. At ito ay na-deploy papuntang Western Mindanao. So dalawa doon kilala ko sa Lima, at si Luis Alandoni, I met him personally. Justice Guevara, hindi po ito red tagging. Ha? This is direct personal knowledge. And when, once we open up our mouth, with due respect to the Secretary of Justice, Justice Guevara, we are sure of the data. Because ang datos na ito, Secretary Guevara, you're a lawyer, alam natin yan, alam mo. Direct personal knowledge ito, no one can question that. And the circumstances and the data na sinasabi ko, halangan namang hinugot ko ito, Secretary Guevara, sa comics o dinrowing ko mula sa stationery box. So excuse me, Secretary Guevara, if I am very blunt and straightforwardly honest that we are frustrated as former CPP, NPA, NDF for you not to identify us as living witnesses. Hindi ba kami buhay na mga patotoo, Secretary Guevara, na kami ang mga witnesses? Libo-libo, hindi lang si Ka Eric. We have a great respect for you, for your knowledge of the law, but I think you have to be humble enough to study more about CPP, NPA, NDF from us na nakakaalam nito. And NTFLCA can never go wrong, sapagkat ang partner and real source of information ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at ng Anti-Terrorism Council, Secretary Guevara, for which you are, your department, your agency is a very important component of the Anti-Terrorism Council. And thank you and congratulations, Secretary Guevara, for sustaining the decision and resolution of designating Luis Alandoni and five others of the CPP, NPA, NDF. We salute you for that. But we also refute and rebuke you on that uncalled for comment of you na iwasan ng mga individual na nasa NTFLCAC ang pangre-red tag, sapagkat hindi tama yan. At ang mission ng NTFLCAC is to win over CPP, NPA, NDF to the side of the law. You are correct on that side, but it is also equally the mandate and mission of NTFLCAC to inform correctly the public, because it is mandatory obligation of the state to protect the people and the state. Katungkulan ng gobyerno yan, lalo na ang security, exposition, and information. Back to you, Brother Franco, Ma'am Noreen, and the Lieutenant Colonel Frank Sison. At ito na po yung 6 high-ranking communist leader sa ating bansa. Sana naman po ay magkaroon na ng pamatagalang kapayapaan ang bansang Pilipinas, at unahin naman ang kapakanan ng mamamayan, dahil matagal naghihirap ang mga Pilipino dahil sa pagkakahiwa-hiwalay ng prinsipyo. Sana naman po ang ating gobyerno ay seryosong tumulong at gumampan sa kanilang mga tungkulin upang maihaw ng bansang Pilipinas sa kahirapan. Hanggang sa muli, ang inyo pong lingkod.